Naka-on na pala. Naka-record na pala tayo. Jeepney modernization, suspension. Oh, hinahain na. No, pare, ano palagay mo dito? Yun na, pare. Ay, kasi alam mo, pare, nakakawa naman yung mga jeepney driver natin. Sa totoo lang, very iconic yan. At alam natin, isa yan sa mga tinitignan ng mga kapwa natin Pilipino dahil tayo lang ang naka-invento niyan. Nung jeep nila ng World War II, ginawang pampasada ng mga Pilipino. Oh. Yan ang history niyan eh, di ba? Oo, oh, yung mga sobra-sobrang mga natira ng mga kanu rito. Mm. Pinakinabangan, alam mo naman, malupit ang Pilipinas sa ano, mga diskarte. Mm. No, oh, tsaka bukod pa doon, yun nga, iconic nga yan. Hinahangaan niya maski sa ibang, ano, sa ibang bansa. Dinadala diba? Sikat, pa yan. Sikat yan. Mga sikat na artista, dinadala yan. Sa Amerika, para lang may pagmalaki yung jeepney na yan, di ba? Ayun, may, sa New York, di ba, mayroong may jeepney ng Moronda doon? Meron. Kaya lang, never ko pa nang na-tempohan yun. Pakinggan natin to sinabi ni, ano? Si ano muna? Si Chit Escudero muna. Sige. Sige, tata muna. Pakinggan natin kung anong malulupit niyang binitawang. Yun na may kita pa rin yung halika. Operator at yung driver. Ang solusyon dito, Mr. Chairman, sa panig naman ng ating gobyerno, mulat-mula ang solusyon naman dito, pinansyal eh. Paano nyo mabibigyan ng sapat na kakayahan ang PUV driver at operator para mabili itong sinasabi nyong malinis, moderno, mas maayos at mas maganda? Hanggat hindi po sapat ang financing, kahit anong puwersa nyo na magkooperatiba yan, para lamang makabili ng mga sinusubo ninyong tigat galing China at galing Russia, eh hindi po talaga uubre eh. At isa pa po, sana napunta yung tradisyon, kasaysayan at kultur natin kaugnay sa jeep. Hanggang ngayon po ah, yung mga ambassador natin, pati po ako bilang Senate President ngayon, yung ibang mga senador natin at kongresista, ang pinapamigay po ay yung simbolo pa rin ng jeepney hanggang ngayon eh. Dahil parte na ito ng kultura at kasaysayan ng ating bansa. Meron ka ba nun yung maliliit na jeep? Meron. Noong nagregalo rin ako ng mga ganun dati. Pag-uwi yung Pilipinas, di ba? Tapos babalik yung mga dala natin. Meron ako yan, Tamiya. Hindi nga. Oh, may Tamiyang jeep? Yes. Japan made. Oh, Japan made. Oh, ang galing ah. Nandiyan ba? Pakita mo naman. Oh, sige. Ano, papakita mamaya ko sa'yo. Mamaya. Ngayon, di ba katabi? Para nasa box pa siya eh. Ah. Hindi ko pa siya binubuo. Kayo? Sino kayo? At ba? Sino nagsabing may dal parte na ito ng kultura at kasaysayan ng ating bansa? Isang ganun, buburahin nyo? Sino kayo? At sino nagsabing may kapangyarihan kayong burahin nyo ng ganun-ganun na lamang? Kaya pinapanukala ko, Mr. Chairman, buwang paniniwala ko na mayoriya ng mga senador ay sumusuporta sa pagsuspindi ng modernization program na ito. Kaya imbis na panukalang batas o dagdag dito, makakapagpasa tayo agad ng resolusyon expressing the sense of the Senate na hinihiling at pinapanawagan sa Pangulo na ito'y pansamantala munang suspindihin hanggat hindi nasasagot lahat ng mga katanungan, lahat ng problema, at lahat ng kwestyong pinansyal. Kaugnay... Diba? Ayun. Pare, malupit yan. Malupit yung binitawan yan. Alam mo, may sense yung sinabi niya. Ano, may video ka pa? Meron. Kay Tulpo naman maya-maya. No? Sige. Pero pare, ito naman, maiba naman ako no sa on the other side. Siyempre tutulak ko sa modernization yung itsura lalo na. Ako ayoko noon, siyempre. Tapos personally, impresyo talaga, 'di ba? Parang ridiculous yung kana 2.5 million. Para kala bumili ka ng sports car. 'Di ba? Sobra naman. Sobra naman. Talagang garapala na 'yon, presyo na 'yon. Ang mura ng sasakyan sa China. Ha? Mura lang 'yun doon. Pero ito naman pare, hindi ako pabor sa modernization, pero kailangan yung maintenance. Pare, ito ha, pasensya na. Kampi kami sa mga ako personally, kampi ako sa mga jeepney drivers pagdating dyan. Pero marami sa inyo yung mga pasaway din. Walang stoplight, walang signal light. Yung usok nyo, alam nyo ba, pagka nasa likod nyo kami, grabe, nag-iiba yung kulay ko eh. Totoo.
parang parang kang papatayin eh. Oh, pare. Tapos, ano, madalas pa yan. Mauusukan ka kapag kasi overtake ka mo siya. Uunahan ka niya. Si tambot yun, nasa gilid mo. So, nangyayari sa akin din, madalas yan. Diba? Talagang grabe. Gas chamber yung likod. Tapos, para sa gitna, walang stoplight. Tumatakbo, walang headlight. Hindi mo alam, nasa likod mo na, nakabuntot mo na. Mm-hmm. Yun ang problema. Hindi modernization na sagot. Maintenance. 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 Oo. Pa. Totoo. Kampi sa inyo yung taong bayan, pero wag naman matigas mga ulo nyo kasi talaga minsan pare, nakakapikon din talaga. Yung preno, walang supply, biglang hindi mo na alam na ako nakapreno na pala siya pag maandar. Oo, oh, kasi buti kung, walang... Wala stoplight, ano? Buti kung ano, gigilid. Eh, sa gitna pa pipreno. Di ba? Huwag niyo sabihin, hindi nangyayari yan. Nangyayari yeah, yan. Ang isa sa mga pinakaayaw ko dun sa kanila is kapag tatry mo silang overtaken, kakatin nila. Tapos, kapag naman i-overtake mo sila sa kabilang gilid dahil kinat ka sa kaliwa, papasok ka naman sa kanan, may papara naman sa mga bababa. So, ikakat ka naman na naman nila. Madalas, very common na nangyari yan sa daanin. Grabe. So, hindi. O naman, wag baguhin siguro, yung look. Wag naman silang bigyan ng super mahal. Pero naman, i-maintain naman. I-maintain nyo naman. Kasi, ano na eh, hazard na eh. Ang dami nyo nang, di ba, minsan may niragasa nga na napakaraming estudyante yung jeep na wala ng preno. Totoo. Kapabayaan na yan eh. So, lalo na to ngayon, kinakampihan kayo ng ano, kinakampihan kayo ng taong bayan, ng mga senador. Dapat naman, on your side, ano yun naman? Gawin nyo naman na i-maintain yung mga sasakyan nyo para hindi kayo napupuna. Hindi, pare, ang, kasi ang nung napanood ko itong video na to, yung Senate hearing na yan, yung tinapos ko yan, kay Jesus Pinero. Ang nangyari kasi dyan, ang tinangkilik itong ano, ng LTFRB, yung mga gawang China at hindi ko lang kung gawang Russia. Oo. Tapos, isinantabi nila itong sila Pascual Sarao. Sarao sa kasi Francisco Motors. Francisco, oh, naman mga oh, ano yan. Ngayon, naglalatag ng plataforma itong mga ano, ng plan kung anong paano gagawin yung modernization. Hindi sila tinatangkilik ng LTFRB. Talagang oh, parang tinanggal sila. Tablado. Ngayon, oo. Tablado sila. Ngayon, nangyari, dahil siyempre, dahil biglaan nga na kailangan ng i-modernize yung ating transportation, lalo na yung mga jeepney na yan, eh, kailangan ng time nitong ano, itong Sarao at itong Francisco Motors na they have to come up with, ano, with a plot kung paano i-modernize. Ang problema, ginigipit itong LTFRB, ay hanggang dito na lang yan, hanggang dito na lang yan. Pag hindi na kayo pwede yung umubra, eh, wala na. Doon nagkaroon ng problema. Sa mga naloob ng Sarao, eh, no? Nakita ko yan eh. Sama eh. Pare, kung ako lang ang masusunod, alam mo, isa-isa lang ang gagawin ko dyan sa LTFRB. Madali lang, pare. Ano? Ano? Nag-abang ako. Swish and click! Sabi ko na nga ba eh. Mamagiging ko yung mga pare. Alam yung pare eh. Ang kukulit eh. Pero pare, yun nga, yung gawa nitong Francisco and Sarao, napakaganda ng mga gawa nila in terms of ano ha, yung aesthetics, itsura. And I'm sure pag lumabas yan sa mga planta nila, magmaayos yan, maayos yung mga ilaw. Kasi nakasakay din naman tayo ng mga magagandang jeep, di ba? Sigurado. Ang ano niya, ang tagal lang gumagawa niya ng transportation. Ano yun? Hindi na rin yung experience niya, hindi na matatawaran din. Kasama na nga sa history ang mga yan eh. Totoo, yung dalawang totoo. Yan, yung Sarao Motors saka yung Francisco Motors, kasama sila sa history ng Pilipinas. Hindi mo na para sila pwedeng... Harley Davidson, no? Yes, pare. Oo, so, ako ha, tama yung ginawa nitong si ano. Kasi merong kasi nangangamoy na lutuan dahil alam na natin kung bakit yan. Iskirbo. Yan. Ay, nako. Bakit kasi pinagpipilitang ibenta yung napakamahal? And ewan ko kung maganda performance ha, pero yung itsura talaga ang pangit, parang kahon tumatakbo sa kalye. Wala man lang ang pangit, di ba? No, kasi parang minibus na 'yun eh. Parang minibus na ang dating. Oo, parang minibus nang dating. At the same time,
hindi mo tinangkilik yung sarili nating produkto. Yun, oo. Although diba? hindi naman 100% na gawang Pinas yun dahil may mga import. Pero as it, assembled dito, no? Conceptualized, assembled dito. Kasi saka, ang makikinabang, yung Pilipino. Totoo, hindi na mag-i-import diba kasi, pa. Halimbawa, oh, sige, Saraw. 700 units ka. Oh, San Francisco Motors, 700 units ka. Gumawa kayo. Ito budget, pare, no? Marami magkakaroon ng trabaho. Oo nga. Grabe. Oh. No, ano ba naman itong mga to? Ano diba? Ba yan? Ba't pinagpipilitan niya yan? Meron pang nagpupumilit dyan na ano eh. Na, hindi, bakit kaya no? Bakit ang dami ng extension binigay sa inyo? Napanood ba ba yan? Isang babaeng yung pro, ano? Pro modernization? Hindi nga pwede ba? Sabihin mo na dahil ready ka na, then wala nang chance yung iba na hindi pa ready. Hindi pwedeng ganun. You have to give way din sa mga tao na naghahabol din ng time. Bakit ka nagmamadali? Anong hinahabol mo? Bakit ka nagmamadali? Diba? And you have to give chance din sa mga ibang tao na hindi rin agad kayang gumawa ng modernize kung ano yung meron sila. So give them time. Kasi dahil naisip, kaya nga sabi ni Jesus Cadero, dahil naisip mo na, di ba? Hindi pwedeng gano'n, pare. Magkailangan maging considerate, maging considerate ka din sa ibang tao. Na, teka muna, hindi pwede. Kung ready na kayo, ready nyo na para pag nagpapasahan, ready na kayo. Pero bigyan natin ng timing iba na makapagpasa din, di ba? 2.5 million, pare. Mahal pa sa Fortuner. Pare, magkano ba yung ano? Magkano ba ngayon yung Toyota na ano nga ba yun? High Ace Commuter. Mga ano yun? 1.7, 1 point ganun. Grabe. Tinan ko nga ito. Nag-googles ako ha. High Ace. Powerful High Ace Commuter. 15-seater capacity. 1.5. Di ba? 1.39 pa nga eh. Yeah. Depende kasi kung Grandia o hindi Grandia, commuter, pinakamura yung commuter eh. Pag Grandia, medyo tataas yan. Oo, eh kung Grandia pa, magkano kaya yun? 15-seater yun ha? 15-seater, Grandia. Grandia, 3.2. Ah, mahal na talaga Grandia. 2.9. Pero hindi malayo doon sa ano ha? Sa Jeep. Oo, pare. Tapos, ang pangit pa nung ano, no? Ang pangit, minibus na ko, kahon na sapatos eh. No, maandar eh. Nakita mo na ba? Oo, nakita ko na eh. Ay, nako. Kaya, wait, kailangan natin bigyan ng pagkakataon lagi ang kapwa natin Pilipino. Kaya ako lagi ko sinasabi, no, bigyan tayo ng second chance. Kasi, deserve ng bawat tao yan. Kung halimbawa, hindi sila nakahabol, ibig pagbigyan mo, wala namang mawawala sa'yo eh. Oo, diba? Iba yung gastos ng mga tao eh. Yun lang ang kaya na. Ano ba naman pagbigyan mo nang maging parehas ka man din lang sa mga eh. Parang ganito yan. Talo ng mga sakto lang ang pera ng mga mayayaman pagdating sa negosyo. O may naging... Nawala uli si Alvin. Naririnig mo ba ako? Ayan. Nag-freeze ka uli? Okay. Halimbawa, yung kaya nagkakatalo yung pag yung maraming kapital at konti lang ang kapital. Pag nag-hype yung katulad na lang ng mga restaurant, nag-hype yung mga eat all you can, pali yung sakto lang ang puhunan eh. Mauuna lagi yung mga maraming kapital. Siyempre, diba? Di dahil sila, may kapital sila. Pari, banatan natin yan, unahan na natin yan. Eh, ganun talaga sa negosyo, wala kang magagawa. Durug yung ano, durug, no? Yung Mike CPC. Durug talaga siya. Dahil nauna to eh. Hype na hype pa, di ba? So, yun yung nangyayari niya sa LTFRB. Kawawa naman yung mga mahihirap na operators na hindi naman ganun sila kalalaking operators. Ngayon, kung Victory Liner yan, pare, sa gisado ka dyan, Victory Liner, ang dami nang binili ng mga bus na ano yan. Ng pero mga iba't ibang kumpanya niyan. 2.5 million, pare, grabe, ridiculous. Para sa sobra jeep. Talaga. Sobra. 1.5 pwede. Yan, kano ba sarap? Dinignan mo yung commuter. Yan lang dapat ang design. Gawin mong jeep, yung muka, yan lang ang design pare. Makakasakay maraming tao. Then air condition. Magkano ba yung sarap na price? Hindi, parang papasok nga din sa ganun. Dahil bukod sa ano, parang magiging electric siya, magkakaroon ng conversion. Alam mo yun? Ah, electric. Oo, so gagastos ka talaga.
Kaya nga, alam mo, galing yung umpisa dyan eh. Magkano ba yung ganito? Sabi ni Jesus Cadero, magkano yung ganito? Magkano yung ganyan? Magkano down payment? Magkano ba yan? Paano nila ma-afford yan? Imposibleng ma-afford nila yan. Di ba? Ito, nandito price sa akin, nakuha ko sa Saraw. 993,000. Okay, tamo? Pa, 993. Pagpalagay mo ng i-modernize pa nila yan, maging 1.3. 1.5 na. Sabi mo na 1.5. Sige, 1.5. Di ba? Pero pari yung... 2.5 labo nun. Labo parang pa. Sapilitan, ano? Tapos pag hindi, aanuhin mo, tatanggalan mo ng trabaho. Hindi. Kaya ano eh, mahalata mo na talagang pinupush out na sila, na talagang gusto na silang eradicate. Alam mo yun, tanggalin na kayo sa kalsada. Bakit? At ba, ano na... bang gusto nilang mangyari ng iskiribimbum bam bimbum? Eh, alam mo na. Swish and flick! Ay, pakinggan natin to, sinabi naman ng idol natin, no? Si Rapi Tulpo. Sige. Out na ang loan sa Land Bank at Development Bank of the Philippines. Tapos kompleto na yung kickback ninyo. Walang ang tabang niya. Ang tabang niya. Tumutulong kung hindi kami magrarally, hindi kami magsisigaw. Hindi kami pakikinggan kahit sa LGU. So sino pang kumakampi? Siguro isang sinito Rafi Tolpo na ang inaasahan namin na kaya nandito kami kasi gusto namin matuldukan itong PUV monetization program na to. Katulad po nitong Board Resolution 2024-053. Bakit po ito inilabas? Pero bakit nung na-discovery namin ito 3 weeks ago, pinuntahan po namin yung mga regional directors? Bakit po hindi nila alam itong Board Resolution na to? At hindi po nila alam kung ano ang nilalaman nito, Mr. Chair. Hindi ko po alam kung nagtatanga-tangahan po ba ito o mga tanga talaga o sinisindikato po nila. May kakulangan po dito yung CD sa tingin namin. Dahil ito po yung katunayan na mayroon na po na sinuspended na mga opisyal. Pero hanggang ngayon po ay nakaupo pa rin bilang opisyal ng mga kooperatiba. May suspension order na pagkatagal-tagal na yung suspension order and yet hindi nyo pa rin na-implement, nakaupo pa rin. Yun yung nakainsulto para sa mga jeepney operators, sa mga jeepney drivers particularly. Yes sir, wala naman po kasi kaming police power. The police power, ma'am. Bali, ano po, sir? By charge order para kaso na... Ito yata yung babaeng ano, nagpupumilit ng ano na yan, modernization, eh, no? Ano yan, pare? Pero iskarabubam dyan. Po sa court. O so, mahabang proseso yan, pag korte. Actually, sir, yes po. Then useless. Mag-issue ka ng suspension order, tapos tututo yun na issue yung suspension order, then you go to court. When you go to court, eh, mahabang proseso yan. Damn, abuti ng taon-taon. Tapos habang nilitis yung kaso sa korte, adding insult to injury, nakaupo pa rin yung nasuspindido at titiba-tiba pa rin, ika nga. Yun po kasi yung process ng batas. Then there's a problem with the system. And how would you address that system na ngayon ay kine-question nga ng ilan? Sila sir, dahil sila yung aggrieved party, pwede kasi nilang ibigay yun sa police. Pupunta sila sa police? Yes po, dadalhin po nila yun. No, ma'am. Sorry, mama. Hindi, kung pumunta sa police, hindi po trabaho ng police. Limited lang din po yung aming ano, yung aming power. So hindi niyo pag-isipan itong PUB modernization para minadali ito eh. Hindi niyo nakonsulta lahat ng stakeholders eh. Ang ginawa niyo kasi, ang kinukonsulta niyo lang palagi LGU, LTFRB, DOTR, kayo-kayo lang. Hindi niyo kinonsulta yung mga mismong people sa ground. Ako po ay maghahay ng resolusyon para i-suspendin po itong PUB modernization program. And susuportan lang po ako ng mga kasama ko Senado, majority, and even the Senate President, then so be it. The Chair deems it proper to suspend this hearing and therefore I will file a resolution to suspend the modernization program. Ayun. Alam mo yun ang kailangan nating tao, pare. Maaaring minsan nadadala ng damdamin itong si Tulpo. Ako, natutuwa ako sa nangyaring ito sa kapwa natin driver. Nadadala ka. Pare, at the end of the day, ay, merong result at makatarungan yung mga reasons niya, yung mga reasoning niya. Makatarungan totoo. Para sa mga kapwa natin, pare. Totoo, may ano talaga, may saysay, may direction, may compassion sa tao, hindi lang yung pinagpipilitan lang yung ano, kung sino ba nakapanood ng ano, napanood mo yung ano, no? Hearing nitong modernization, ano? Hmm. Yung diniscuss talaga sa Senado, no? May mga nagpupumilit pa, no? Meron akong gusto sabihin sa iyo eh. Ano? Sinong mga senador na matagal nang mayayaman, ha? Ang gumawa ng kagaya ng ginagawa ni Tulpo na pagtulong sa mahihirap. Ah,
totoo naman yan. Diba? Yan naman talaga without question. Even before na pumasok siya sa politics, talagang ano na to, tumutulong. Hey, pare, na yan ang reason bakit siya pumasok sa politics. Totoo, dahil na diba? Ano siya eh, no? Dahil inaano siya ng mga pulis eh. So, bakit pa? Ano ka lang. Kami, meron kami sinusunod na ano. Hindi siya makaporma. Diba? So, dahil na nangyari sa kanya yon, may mga pulis na sumalungat sa kanya eh. Na, sino ka ba? Wala ka lang pulis sa gobyerno. Ngayon, meron na. Yari kayo. Ngayon, meron na. Yan din ang reason kung bakit si Busita pare tumakbong pagka sa congressman. Oo, dahil naka-question din ang power niya, no? Abuse of power. Hindi ka naman na. Retired ka na. Ganun. Oh, retired ka na. Ano ginagawa mo? Hindi ka pwedeng sundin yan. Wala ka na sa ano. Congressman na siya ngayon. Paano pa ngayon? Oo, ngayon wala na. Yari sila. Kaya talaga ako pare, boboto ko to. Ito, pag tumakbo to sa pagka-presidente itong dalawang to, vice president itong si Busita at presidente itong si Tulfo, pare, iboboto ko to. Napakagandang tandem nito, pare. Oo nga, no? Busita. Ano? Gawa kaya tayong poster no mock-up lang. Tulfo Busita Vice President. Kahit congressman talo na agad ng Vice President. Kaya. Sikat na tapos, si Busita pare. Tapos sila Dan Fernandez. Senador. Para mapalitan ano? Yung mga artistahin doon ng magagaling umarte. Pero magaling din si ano ha, pare. Okay sa akin si Richard Gomez. Gulat ako sa kanya. Nung pinapanood ko yung mga ano niya, maayos siya. Parang hindi siya yung tipong kala mo, artista. Hindi pare, aral niya talaga, naging mayor kasi yun eh. Hindi, huwag sabihin, hindi naman natin nilalahat na artista ang puro artista lang. Pero alam naman natin kung sino talaga yung gumaganap ng papel nila eh, di ba? Oo, sa bagay. Alam naman natin yan. Well, pasensya na po kayo, pero sa totoo lang, alam natin kung ano ang kapasidad natin. At tanggapin na lang natin yun. Hindi talaga, minsan talaga, hindi para sa atin. At kulang ang ating kaalaman. Minsan, sasagot lang tayo sa mga bagay na sa tingin natin. Hindi pa kailangan natin salungat eh. Hindi talaga tayo for ano eh. Para sa pangmasa, para sa bayan eh. Hindi ganoon ang damdamin ng ibang ano natin. Dapat talaga pangbayan. Walang gumagawa niyan pare. Wala eh. Yung pangbayan, unahin natin ang bayan. Ano? Tsaka dapat ano, Tagalog lahat. Congress and Senate. Minsan may mga English na yan. Hello? Diba? Majority ng mga taong manunood or gustong maunawaan kayo, mas makakarating yung mensahe nyo kapag Tagalog, Filipino ang ginamit nyo yung lingwahe. Kaya ang hirap intindihin ng mat eh. Dahil diba? Ano eh, no? English eh. Ang hirap intindihin ng mat eh. 1+1. Pero, isa, dagdag. Isa, dagdag mo ng isa. Ano yung equals, pare? Dagdagan mo ng isa. Ano yung equals? Ang katumbas niyan. Katumbas. Isa, dagdagan ng isa. Isa, i-multiply. Ano ba multiply? Doblehin. Paano kung times 4 o hindi doble yun? Doblehin mo ng apat na beses. Ang haba ay nung ira. Langyaka, napunta tayo sa mathematics. Pero, at yan na po, no? Yun na nga, nagpapasa na ng mga dokumento ito si ating idol Rapi Tulfo and yung mga nasa Senado para sa suspension nitong jeepney modernization na palagi ko sang-ayon naman ng lahat. Kaya ito po si Daryl B. nagpapaalam at nagbibigay ng huling salita lang. Siyempre kasama ko si Alvin Fowler. Na nagsasabi, huwag kayong bibitaw sa pag-support sa Johnny TV. Konti-konti na lang po. At tatakbo na talaga ng todo-todo to. Thank you so much pag-subscribe niyo sa aming YouTube channel. Please, subscribe pa po kayo at pag-follow sa aming FB page na Johnny TV. Para kay Tulfo, bibigyan kita ng maraming power!